Hay mga kabaro, narito ang update na impormasyon tungkol sa kaso ng nawawalang seaman na si Cristito Acosta sa tulong ng isang manghuhulang si Jay Costura na nagkakaroon ng mga vision sa mga pangyayaring aksidente at iba pa. Sinubukan nilang hulaan gamit ang baraha para malaman kung safe pa si Cristito o patay na. Habang sinisimulan nilang hulaan kung maayos ba si Cris, ay may pinakita si Jay Costura na isang baraha na dapat nilang iwasan dahil sumisimbolo ito ng nasa panganib si Cris o patay na. Sinimulan ni Jay Costura na tawagan ang presensya ni Cristito upang ipakita ni Cris kung ano ang kalagayan niya ngayon. Pinakuha ni Jay Costura ang isang lalaki ng isang card at pinapili ito ng 7 card at sinabi na kapag Jack ang lumabas, si Cris ito. At kapag King ang lumabas, ibig sabihin may matured na guy. Nang makapili na ang lalaki ng 7 baraha, may lumabas na King na baraha. Isang matured na guy o mas mataas kay Cris, na ang ibig sabihin may humahawak sa kanya. At hinintay nilang lumabas ang Jack para malaman kung buhay pa si Cris. Pinakuha ulit ni Jay Costura ang lalaki ng 9 na baraha. At sa pagbuklat ni Jay Costura ng 9 na baraha ay may isang lumabas na Jack na itim, na ang ibig sabihin si Cris ngayon ay nasa kondisyon ng naghihirap. Sinubukan ulit ni Jay Costura na papiliin ang lalaki ng 12 baraha. Sinabi ni Jay na hanggat hindi lumalabas ang death card, ibig sabihin malaki ang tsansa na si Cris ay buhay pa. Dama sa lalaki ang kaba at paghihinagpis nito, at sabay ng pagdarasal na sana ay buhay pa si Cris at nasa maayos ito na kalagayan. Muling kumuha ng baraha at ito ang sabi sa baraha. Buhay si Cris! Wait lang. Bago kami nag-start, pinakita ko muna live. So, di feeling mo nakakulong mo yung story. Titignan natin sa tarot card, ha? It's very clear, sinagot tayo ng baraha. Sa ngayon, nakikita ko na buhay siya. Flower meaning bloom kasi. So sana walang hindi siya sasaktan. Gumamit naman ng ibang baraha si Jay Costura at muling pinapili ang lalaki ng 7 baraha at ang sabi ng baraha ay Jesus Christ, please, please. Nakapiling siya. May mga nakaharang sa kanya. May masamang binabalak sa kanya. This is a demon. So may higher or kailangan namin makakilos dahil binibilangan na siya ng araw. Sa ngayon, ang pinapakita sa akin, may masama nang binabalak sa kanya. Maaaring sinaktan si Cris. Maaaring sugatan din siya ngayon. Hindi siya makakilos. Sa pinapakita sa akin is restrained siya. Nasa madilim na lugar siya. Tapos may mga nakaharang sa kanya. Hindi siya makaalis.
It's because there is a demon, masasamang loob. Hindi 50-50 ang situation ni Cris ngayon. Ito ay pare, so kailangan natin magdasal. Pag lumabas pa ito mamaya, mahirapan na tayo. Pinakuha ulit ang lalaki ng siyam na baraha ni Jay. At ang sinabi ng baraha ay, balancing of decision making. Ngayon, pinapakita sa akin ng cards na maninaw na merong magde-decide kung bubuhayin siya o hindi. This is water. Look at that. Nasa barko. Nakita mo yung cards? May girlfriend ba siya? I'm not sure kung ngayon girlfriend siya. Kasi may babaeng nag-aalala dito. Please, darling. Okay. Please. Ngayon, pinagdedesisyonan talaga o pinag-iisipan siya. Jesus Christ, please save Chris. Oh, Jesus Christ, please save Chris. Jesus Christ, please save Chris. Babe, guided tayo ng Holy Spirit. Yes, salamat po, Panginoon. Please guide Chris. Please guide Chris. He's asking for justice. Chris, ipakita mo sa akin kung nasaan ka. Ibibigay namin yung justice sa'yo. Babe, nas laot. Ito ay yung tinatawag na ano. The world kasi, ibig sabihin, nasa gitna, ganyan. So, maaaring nasa loob pa siya ng barko. Yan po kasi yung paniniwala namin. Pero he's asking for justice na. Last cards mo, 12 cards, tapos natawid ka na. Para sa huling hula sa baraha, ay pinapili ulit ang lalaki ng 12 at ito ang sinasabi ng baraha. Please guide us. Lord Jesus Christ, please guide us. Please. Habaan ng pasensya. Yes, Lord. This is angel, no? Kung mapapansin Lord, mo, please. Tubig. Lord Jesus Christ, please. Kapal ko lang humawak sa kanya. May nakabangga yata pong ano, official. Emperor kasi, kung manonood ka ng mga Korean novela, yun yung mga tinatawag na emperor. So, may rango ito. Sila kasi ang tinatawag na ano eh, to command. Kung mapapansin mo. Jesus Christ, please God, please. Jesus Christ, please be God, please. Buhay pa si Chris. Lord Jesus Christ, please guide us always, please. Lord Jesus Christ, I give you to me. Nagihirap siya ngayon po. Sinusad ko ninyo. Sarap ka sarili na lang aming sakuro. Sige niyo si Chris, please. Lord Jesus Christ. Buhay pa siya yun. Lord Jesus Christ, please. Lord, please. Tulungan mo po kami. May nakabangga talaga siya. Jesus Christ, please. Uy, nainingan na pala siya, hindi siya nakinig. Parang pinigilan na siya. Kasi itong tower na to, ibig sabihin niya, is mataas. So may nag-ano na sa kanya na eh, parang huwag mong i-expose to. Ganyan. Lord Jesus Christ, please. Jesus Christ, please. Oh, nakapiling siya. So nasa madilim na part pa mo siya. Lord Jesus Christ, please guide us always, please. Please guide us always, please. Lord Jesus Christ. Babae ang dapat makiusap. Lord Jesus Christ, please. Sa tulong ni Jay Costura, ay nalaman nila na si Chris ay buhay pa. At nasa 50-50 itong kalagayan dahil pinag-iisipan pa ng mga gumawa sa kanya kung itatapon ba siya o itatago. Abangan pa natin ang mga susunod na pangyayari kung nasaan na nga ba ang seaman na nawawalang si Cristito Acosta ayon kay Jay Costura, isang manghuhulang
nagkakaroon ng vision sa mga pangyayaring aksidente at iba pa.